Hello po, good morning po muli at welcome sa ating morning devotion. So, I think nung-umpisahan na natin yung purpose-driven life, pag-aaral natin sa libro ni Rick Warren na purpose-driven life. And natutuwa ako na muli ay inaaral ko itong librong to kasi gaya nga ng nabanggit ko before, isa ito sa naging malaking bahagi ng pag-uumpisa ng CHCC. So, kahapon, natutunan po natin sa day 2 na hindi po tayo aksidente. Hindi po tayo nabubuo sa sinapupunan ng nanay natin. Eh, meron ng plano si Lord para sa atin. At may purpose na po tayo. May purpose na po yung buhay natin. So, ngayon pong day 3, ang pag-aaralan naman natin is, what drives your life? Ano yung nagpapatakbo sa buhay mo? Ayan, so, yun po yung pag-aaralan natin for this morning. So, dito sa librong to, may tinalakay si Rick Warren na parang, ano yung nagpapatakbo sa buhay natin? Na limang mga bagay. Okay. Una, sabi nga niya, many people are driven by guilt o dahil sa pagkakasala. So, marami sa atin ang namumuhay pa rin sa nakaraan. Kung ano yung man naging past lives natin, dahil tayo ay naging mga makasalanan, hindi tayo makaget over doon. Hindi tayo, kumbaga parang nandun pa rin tayo sa past natin. Ano pa yung mga nagawa nating kasalanan in the past? Ano yung mga kasalanan natin nung tayo ay bago naging Kristiyano. So, hindi tayo makagot over doon. So, kumbaga parang yun pa yung nagda-drive sa atin na dahil sa ating guilt, marami po tayong nami-miss na opportunities. Nalilimit lang tayo. Kumbaga yung purpose ni Lord sa buhay natin, nalilimit dahil tayo ay naka-focus pa rin doon sa nakaraan. And, kumbaga parang nami-miss out natin yung mga opportunities na binibigay ni Lord kasi namumuhay pa rin tayo sa past na iniisip natin na tayo ay hindi worthy kasi tayo ay makasalanan. So, makikita natin na maraming mga Bible characters na si Lord, ginamit pa rin sila. Sila man ay nagkaroon ng, and sila man po ay naging mga sinners in the past, pero binago ni Lord yung mga buhay nila at for the rest of their lives may ginawang may mga nagawa pa ring amazing things sa mga buhay nila dahil binigyan sila ng opportunity ni Lord na magkaroon ng fresh start or bagong simula. Sabi nga ng Bible, what happiness for those whose guilt has been forgiven. Pinatawad ka na. Your sin has been forgiven. Yung guilt mo, huwag ka na maging guilty kasi forgiven ka na. Binayaran na ni Jesus Christ. Binayaran na niya yung pagkakasala mo dahil namatay siya sa krus. What relief for those who have confessed their sins and God has cleared the record. So, i-confess lang po natin yung mga kasalanan natin in the past. And mag-ask tayo ng forgiveness. And the Lord will free us from that bondage. Huwag po tayong mag-dwell pa on the past. Move on na, ika nga. Mag-move on na tayo. Number 2, sabi ni Rick Warren, many people are driven by resentment and anger. Oh, so galit. Galit naman to. Kasi may mga nakasakit sa kanila in the past, may mga nakapagdulot sa kanila ng hurt at hindi na parang iniinda pa rin nila yung hurt na yon, no? Dahil dun sa hurt na ginawa ng mga tao sa kanila, nagiging nagagalit sila or may resentment pa rin sa mga puso nila at inuulit-ulit-ulit nila yung mga ginawa sa kanila kaya hindi sila makaget over nung hurt na yon, ano? So ang ginagawa nila is parang
tinidibdib nila ng ano yung mga ginawa ng ibang tao sa kanila, and then mag-explode na lang sila or magbo-blow up, magagalit na lang sila, ilalabas nila yung galit nila sa ibang tao. So ito po ay hindi healthy, yung nagkikimkim ng galit at tas biglang ibubuhos mo yung galit mo sa ibang tao. Hindi po siya healthy at hindi rin nakakatulong sa'yo. So alam, pag kinikimkim mo yung galit, ano, kung may galit ka sa isang tao na tas kinikimkim mo, actually ang mas nasasaktan mo yung sarili mo. Kasi yung tao, kunwari, hindi ka magkatulog, no? Hindi ka na makatulog dahil sa galit mo sa isang tao. Samantalang yung tao na kung kanino ka galit na galit, ang himbing ng tulog at naghihilig pa. So, sino ba yung apektado? Ikaw na hindi natutulog o hindi nakakatulog dahil dun sa galit mo. Ano? So, yung mga kumaga parang ang sinasabi nga nila, kung ia-allow mo, if you allow these people to continue to hurt you, talagang lagi mong mararamdaman yung pain. But if you let it go, you'll be free. Parang magiging peaceful. Magiging peaceful palagi yung tulog mo dahil i-let go mo na lang yung mga galit at hurt na ginawa sa iyo ng mga tao. Sabi nga ng Bible, according to our book, is to worry yourself to death with resentment would be a foolish and senseless thing to do. Foolish and senseless. Wala pong patutunguhan kung tayo ay magkimkim ng galit. So, let go lang. I-let go mo na yung resentment and galit. Let go and let just God give you peace, you know? Masakit. Totoo yun. Masakit pag nasaktan ka ng ibang tao. Pero, kung ia-allow mo na yung sakit na yun yung mag-rule or magpapatakbo ng buhay mo, magiging bitter ka in the end. So, kung meron mang nanakit sa'yo, okay. Yes, it will be painful. Pero, i-let go mo na lang. Hayaan mo na si Lord ang mag-vindicate sa'yo or i-allow mo yung Lord na bigyan ka ng peace at magparamdam sa'yo na mahal ka niya kahit nasaktan ka ng ibang tao. Number 3, many people are also driven by fear. Takot. Takot sila. Pwedeng ang takot na ito ay dahil nagkaroon sila ng isang traumatic na experience o kaya unrealistic na expectations. Alam mo yung taas-taas kasi ng expectations, no? Kaya parang natatakot sila na baka hindi nila maibigay yung ina-expect ng ibang tao. O kaya talagang traumatic siguro dun sa pagpapalaki sa kanila na controlled, they are highly controlled dun sa kanilang, wala na silang freedom. Kumbaga parang siguro, kung ano yung sinabi ng kanyang mga magulang ay hindi pwedeng baliin, ganun. Or talagang kontrolado, highly controlled. And, or talaga matatakotin, di ba? Matatakotin lang talaga. So, ang pag ikaw ay namumuhay sa takot, you always play safe. Lagi kang play safe, ayaw mong mag-take ng risk. Tapos, okay lang, minimaintain lang yung status ko. No? Pero, natatakot kang, kunwari, natatakot kang maging part ng ministry. Kasi, kumbaga parang, hindi naman ako, natatakot akong maging
magsalita sa harap. Matatakot akong even yung meron kang magandang testimony, pero pag nagtawag na yung MC ng sino pong gusto mag-testimony, natatakot kang mag-share kung ano yung magandang ginawa ng Lord sa'yo. Hindi mo alam yung testimony mo pala that day would actually inspire somebody else, no? Dahil hindi mo nasabi, na-miss out mo na yung dapat mabibless mo na tao dahil dun sa testimony mo. Dahil pala, the same, kunwari yung testimony mo, pinagdadaanan din ng ibang tao. Then, ma-realize nila na, ganun pala yun. So, alam mo yun, yung kumbaga parang magiging, dahil sa takot mo, o natatakot ka na baka, ano tawag doon? Baka pagtawanan ka or baka hindi maganda yung testimony mo ganun, or baka isipin nila ay simple-simple lang naman. But you know what, huwag tayong maging driven, huwag tayong huwag nating i-allow yung takot, no? Because sabi nga, the Bible says well-formed love banishes fear. Since fear is crippling, a fearful life, fear of death, fear of judgment, is one not yet fully formed in love. Okay? So, huwag po kayong matakot. Do not allow fear to drive your life. Ano? Siguro, fear of the Lord lang. Fear of the Lord lang. Pero, fear of other people, yung fear of death, fear of judgment, yun, do not allow those to drive your life. Okay? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, and when sa CHCC po, wala pong judgment. Wala pong judgment. So, let's not fear. Kung kayo, sa palagay nyo, tinatawag kayo ng Panginoon na mag-testimony, maging part ng ministry, I encourage you all, do not allow fear to stop you from joining any ministry. Kung ikaw ay may nararamdaman na tawag ni Panginoon sa'yo, do not allow fear to stop you from doing God's purpose in your life. Okay? Number four. Okay, number four na pa tayo. Many people are driven by materialism. Okay, materialism po, ibig sabihin nun, pera. Okay? So, ang desire po ng igiging materialistic na po tayo. Kumbaga parang ang goal na natin, ang goal ng tao is to have more money, more possessions, more and yung newest na dapat magkaroon ako ng bagong iPhone. Ano ba yung newest na iPhone ngayon? Parang ganun. So, yun yung nagda-drive sa buhay nila. Yung mga materialistic na mga bagay. Again, let me remind you, hindi po mali na magkaroon, mag-aim po na maging better yung life natin. No? Like, for example, if you aim to have a better life, to have sana magkaroon ako ng magkaroon kami ng bahay, magkaroon kami ng sasakyan. Maganda naman pong aim yun. Pero kung yun na lang yung focus mo, na kumbaga parang nakakalimutan mo na yung ibang mga bagay dahil ang gusto mo lang, kailangan Sunday, kahit Sunday mag-overtime ako kasi kailangan kong mabili yung newest version ng iPhone, or kailangan ko kasing mag-sideline ng Sunday kasi so hindi ako makapag-join ng church kasi nagpapagawa kami ng bahay, o kaya kailangan kasing bumili ako ng bagong sasakyan, parang ganun. So nakakalimutan na po natin yung mga ating obligasyon sa Panginoon, or kumbaga parang yung mandate po ng Panginoon sa atin. So yung mga ministry natin, hindi na po tayo nakakapunta ng church, or hindi na po tayo nakaka-attend ng gatherings kasi nga po lagi nating iniisip, kailangan ko kasing
kumita. Or kailangan kasi akong magkaroon pa ng mga bagay na to. So, hindi na po focus natin sa Panginoon, kundi yung mga material na mga bagay. Or, tas, kasi, or naniniwala din po kasi tayo na mas maraming pera, mas magiging secure yung future ko. Kung mas marami akong pera, magiging, ano nang tawag doon, magiging maayos na yung buhay ko. Pero, alala nyo po nitong pandemic na nagkaroon ng nagkaroon po tayo ng pinakita ni Lord sa atin na hey, ano yung essential? Kahit na marami kang pera, kung wala ka nang mabibili, hindi ka magsasurvive. Diba? So, hindi po pera, hindi po yung mga valuables natin, hindi po yung mga possessions natin. Huwag tayo doon mag-focus. Mag-focus po tayo sa relationship natin sa Panginoon, dahil ito po ang hinding-hindi makukuha ng kahit ni sino man. Okay? And number 5, sabi dito, many people are driven by the need for approval. Marami po kasi sa atin ang lumaki na gusto natin i-please ang ating mga magulang, i-please ang ating mga kaibigan, i-please ang ating mga teachers, asawa, anak. So, yun na lang po yung ginagawa natin, is to seek approval of other people. Ano? Na parang laging kailangan mo ng validation. Kumbaga parang nagiging crowd pleaser tayo. Oh, kailangan kong manood ng K-pop drama kasi yun na yung mga pinag-uusapan ng mga kaibigan ko, or yun na yung topic lagi akong nawawala. So parang para maging in ako, kailangan ko din siyang panoorin. So we always seek for approval from people, and this is very ano, sabi nga ni Rick Warren, alam mo, one key to failure is to try to please everyone. Hindi mo po makukuha ang approval ng lahat. You cannot please everyone. Kung yun na lang po nang yun ang gagawin mo, mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang, sasabi ko sa iyo. If all you're doing is actually to please everybody, mahihirapan ka po. Okay? So, wag ganun. Ang approval lang na isisik natin is ang approval ng Panginoon. Okay? Okay. In contrast, syempre, ano ba yung kapag naman nabubuhay ka sa, kung ang nagda-drive sa'yo or yung nagpapatakbo sa buhay mo is kung ano talaga yung purpose ng Panginoon sa'yo. Ano naman yung benefits nun? Okay, so meron ding binigay na 5 na benefits si Rick Warren. And sabi niya dito, if you are living a purpose-driven life, or if you know, kung alam mo kung ano yung purpose ng Panginoon sa'yo, ito po yung magiging benefit natin. Number 1, it gives meaning to your life. O, diba? Kung alam mo, diba? Kung alam mo yung purpose mo, may meaning na yung buhay mo. Diba? Alam mo na yung purpose mo sa buhay mo eh. So, if you have a purpose, kasi without a purpose, or we kung walang patutunguhan, 'di ba? Kung hindi mo alam kung ano yung purpose mo. If you don't know your purpose, para kang walang patutunguhan. Walang saysay. Parang you're just living day to day. So, without God, without God, life has no purpose. Kung walang Panginoon sa buhay natin, parang walang purpose ang ating buhay.
And without purpose, walang, parang walang saysay. Diba? Kaya ang mga tao na hindi talaga nakikita ang Panginoon sa mga buhay, hindi nila nararamdaman yung presensya ng buhay, na hindi nila nararamdaman yung presensya ng Panginoon sa mga buhay nila, hindi talaga nila nakikita yung meaning ng buhay. Kaya madali lang sa kanila na madali lang sa kanila na wakasan yung kanilang mga buhay, hindi kasi nila nakikita yung meaning. Okay? So, kailangan natin na malaman kung ano yung purpose natin. We have to know our purpose so that we will have meaning. So, magkaroon po ng meaning ang ating buhay. Okay? And, pag nakita na natin, sabi nga ni Lord is, I know what I am planning for you. I know what I'm planning for you. I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you hope in a good future. Okay? God is able to do far more than we could ever dare to ask or even dream of. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. So, pag alam mo na yung, alam mo, si Lord, may maganda nga siyang purpose sa buhay mo. Si Lord, hindi mo maaarok kung ano yung ibibigay niya sa'yo. So, hanapin mo kung ano yung purpose ni Lord sa'yo. And then, makikita mo, maa-amaze ka talaga. Magiging maa-amaze ka kung dahil hindi natin ma-measure, hindi natin maarok, kung hindi maabot ng ating mga kung ano yung naiisip natin or yung hopes natin, kung ano yung purpose ni Lord sa buhay natin. Kaya we have to know. So patuloy kayong makinig para malaman natin kung ano yung mga purpose ni Lord sa ating mga buhay. Number 2, pag alam mo yung purpose mo sa buhay, alam mo if knowing your purpose, or alam mo yung purpose mo, or knowing what God's will for you in your life is, nagiging simple lang ang buhay natin. Alam natin kung ano yung dapat at hindi dapat. So dalawa lang yung category, dapat at hindi dapat. Essential or importante ba talaga or hindi? So, very simple na lang. It's ano yung hindi ko dapat gawin? Mababasa ko yon, matututunan ko yon. Ano yung dapat kong gawin? Therefore, di ba? So, nagiging simple lang talaga kung alam mo na yung purpose mo. Because the Bible says, a pretentious or showy life is an empty life. Or yung, ano ba pretentious? Mapagbalat kayo, ganyan. Or showy lang. Empty daw yun. A plain and simple life is full of life. Kung simple lang ang buhay natin, full of life yan. And, magkaroon ka ng peace of mind. You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose form and put their trust in you. Simple lang. Trust the Lord. And you will have peace. Okay? So, number 3. Knowing your purpose focuses your life. O di alam mo na kung okay. Essential. Alam mo kung what to do and what not to do. So, you focus on what to do. You focus on the essential. So, nagkakaroon ng focus yung buhay natin. Kasi simple na lang. Sometimes, totoo naman yun, marami pong distractions. Minsan, nalilihis tayo ng konti. Minsan, tayo ay nag-experiment. pero, lagi tayong itinatama ng Panginoon. Pag namumuhay ka, if you know that you know your purpose in life,
and you trust God with all your heart and all your strength, kung ikaw man ay malihis, itatama ka pa rin niya. Ibabalik at ibabalik ka niya sa tamang landas. Sabi ni, don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the Master wants. Okay, so, kailangan talaga nating aralin ano yung purpose natin. Ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Para magkaroon tayo ng focus sa ating buhay. Okay? Number four. Malapit na. Knowing your purpose motivates your life. Pag meron na tayong clear purpose, nagkakaroon na tayo ng passion, no? Alam mo na eh. Very clear. Alam mo na yung essential. Alam mo na yung purpose mo. So, very clear na yung gagawin mo. So, all you have to do is do it, no? Kumbaga parang, natutunan mo na kung ano yung gustong ng Panginoon sa buhay mo. And so, you will focus on this thing, ano, until ma-achieve natin. May konting mga distractions, may konting, malilis ka konti, but the Lord will always redirect. Basta just in Him. Okay? So, magkakaroon ka na ng motivation, kasi alam mo na po yung purpose mo, diba? May excite ka na kung ano yung pinapagawa ni Lord. And, you know, when you're doing God's will, and lagi kang happy and contented. Kaya mas motivated ka pa na gawin yung sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Kasi it gives you pure joy. Talagang magiging happy ka. And makikita mo na magiging content. Contented ka sa buhay mo. Okay, so nakafocus ka lang kasi sa essential. At hindi ka nakafocus dun sa bagong sasakyan ng kapitbahay mo. So, magiging mas masaya ka kasi wala na yung mga ganun na distractions. And last, knowing your purpose prepares you for eternity. So, dahil actually ang purpose natin talaga dito is to have an eternal life. If you know your purpose, kung alam mo yung purpose mo, yun na yung magiging focus mo. Kung yung to have an eternal, how to have an eternal life. Ano? Alam naman na natin. And so, kasi, if you focus on things like fame, and yung mga, marami kasi nga, ang gusto nila is, sana, maalala ako. And again, to, create a lasting legacy on earth. And they want to be remembered when they're gone. So, ang ginagawa nila is, ang dami nilang achievements, trophies, and achievements para na maalala pa sila even when they're gone. Ano? But, you know what matters really is, after you're gone, pag nawala na tayo sa mundong ito, that's what's more important. Hindi yung pag ano yung maiiwan mo dito na legacy, kundi saan ka papunta? Saan ka papunta? Siguro yun yung question, ano? Because when our life is over, kung maga po para pag ang buhay natin sa mundo ay matatapos na, we will face judgment. I-judge po tayo. We will stand before God. At si Lord, dalawa lang yung tanong. What did you do with my son, Jesus Christ? Hindi niya na yung tatanungin, saan church ka ba galing? Sino ang pastor mo? Sino ang small group leader mo? Hindi na yun naman yung tatanong, ano ang ginawa mo sa aking anak? What did you do with my son? Because the Lord says, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
Did you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord? What did you do with my son, Jesus Christ? That's the first question. Second question, what did you do with what I gave you? Anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? I gave you talents. I gave you gifts. I gave you possessions. I gave you a career. I gave you a family. What did you do? Anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? So, mag-a-account po talaga tayo. So, huwag tayong do not dwell on non-essential things. Focus on having an eternal life. Gamitin po natin kung ano yung mga talents na binigay sa atin. Marami po tayong ministries. I'm sure na sa mga churches, kung hindi mo po kayo member ng CHCC, marami pong pangangailangan ang inyong mga churches. Ano yung ginawa mo with what I gave you? I gave you a job. May trabaho ka. Do you give to the church for the advancement of His kingdom? I gave you a family. I gave you possessions. Ano yung ginawa mo sa mga ito? Yung family mo ba, inaakay mo din sila para magkaroon ng eternal life? So, yun po yung mga tanong. Napakaganda ng topic natin. Ano ang nagpapatakbo sa buhay mo? So, where should we focus on? Very good question. So, living, sabi ng point to ponder ng day 3, living on purpose is the path to peace. Kung gusto mo maging peaceful ng buhay mo, content, happy, at mahanap po talaga yung peace in your heart, live a purpose-driven life. Yung ano yung purpose ni Lord sa buhay mo? Yan. May excite tayo. Marami pang mga exciting na mga matututunan natin. And if you want to know more, ano pa yung to know God's purpose in your life, patuloy po kayong makinig sa ating morning devotion. Manalangin tayo sandali. Lord, thank you. Thank you for what you have taught us this morning, Lord. Maraming salamat, Lord, na you give us peace if we know our purpose. Lord, patuloy sana na lahat ng nakikinig, O Lord, ay magkaroon ng hunger na matutunan ano po yung purpose mo sa buhay nila. At sana, Lord, we pray that patuloy sana lang isik at makita kung ano yung purpose mo upang maging happy at naging contented sila and they have a life that is peaceful. Lord, thank you and we pray na patuloy mo sanang i-bless ang aming pag-aaral ng librong ito. In Jesus' name we pray. Amen.